hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyo mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899. 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi ng inyong like, share, and paki-subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan. And for our announcement, humabol po kayo. Naka-open pa rin po ang promo natin for free check-up. Wala pa pong bayad until now ang ating konsulta with free urine and sugar testing and free colon cleansing for your referral. Ang naka-promo pong blood cleansing natin is high dose vitamin C. Malaki po ang madi-discount ninyo. Pwede nyo na po itong i-prepaid right now para hindi ho kayo mapagsarhan ng promo. And yung atin pong promo package sa detox plus blood cleansing plus with or without vector scan, malaki po ang money discount ninyo. So pinakamaliit po ninyong money discount is 9,000. Hindi naman po biro yung, kaya ito po ang tamang time para kayo ay kumuha ng promo package. Yung sabi ko sa inyo, yung inyong 13 months pay and bonus, magtira ho kayo ng promo package ninyo. Mas maganda ho kung pipiliin nyo yung may vector scan. Napakahalaga po ng vector scan because it catches the body before the onset of diseases. So, bago pa ho kayo magkasakit, so sasabihin niya na po sa atin. So, lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, so makikita ho natin yung tatlong root cause ng cancer, so may time pa ho tayo para hindi na ho matuloy ang cancer. Yung may mga lahi ho ng high blood, stroke, heart attack, diabetes, ahead of time makikita na ho natin kung barado ang circulation ninyo, hindi na ho kayo aabot sa stroke and heart attack. Diabetes, nauuna po yan kay vector scan. Normal pa ho ang FBS ninyo. Kay vector scan, sasabihin niya na pong diabetes. And ang vector scan ho, nakakadetect ng lahat ng klase ng germs. No? Sasabihin niya ho in detail. Lahat ho ng klase ng chemicals na naabsorb ninyo since birth. Lahat ho ng klase ng allergens, radiation, sakit, lahat po yan malalaman ninyo. Kaya po, wala hong dahilan para hindi nyo piliin ang promo package na may vector scan. Ito ho ay transferable, so pwede ho itong ipangregalo sa inyong mga mahal sa buhay, and makihabol na po kayo kasi limited lamang ho ang ating slot for pre-check-up and all of this promo. Baka ho lahat ito ay hanggang 2023 lamang. Dahilan sa ito po ay pamasko namin sa inyo. So magpalista na po kayo at daig ho ng maagap ang masipag. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa heart failure. Ang heart failure po ay isang kondisyon ng puso wherein ang heart is already unable to pump enough blood to meet the body's needs. So, nagpa-pump ho siya pero hindi na ho enough yung dugo para mag-supply sa buong katawan. Ang problema ho natin sa heart, hindi ho katulad ng liver na may cell repair. So, ang heart po, once nasira ang puso, it is irreversible. Kumbaga, wala na hong magagawa dyan para maibalik ho yan sa dating function. And
So kailangan po malaman natin kung ano ang mga cause ng pagkasira ng puso. Nangunguna ho sa listahan ay yung coronary artery disease or CAD. Ito ho ay blockage or narrowing, pagkipot ng ating coronary arteries. Ang coronary arteries po, ito yung maliliit na ugat supplying blood to the heart muscle. So pag ito ho ang nabarahan, it leads to, syempre ho, heart attack na nagko-cause ng damage sa heart muscle and eventually resulting to heart failure. Syempre ho, pagkulang yung supply ng dugo na pumapasok sa coronary arteries, so syempre ho, mauuwi sa heart attack. Pag na-heart attack na ho kasi ang tao, may mga dead areas na ho ang puso. Later on ho, papunta ho yan sa heart failure ng buong puso. Tsaka ho, ang yung mga nakikita niyo sa x-ray, atherosclerosis or ano nga yung nakikita nila ay sa x-ray sa aorta, ayun, atheromatous aorta, na senior moments po ako, no? Yung aorta ho, kumapal, kumbaga may mga bara sa gilid, but aorta po yun, malaking ugat po yun o malaking artery yun. Hindi ho yun ang nagsusupply sa puso, kundi coronary arteries. Kaya lang ho, kung iisipin ninyo, kung yung aorta nga, which is a big blood vessel, eh may atherosclerosis sa gilid, somehow, yung coronary arteries na gasinulid lang ho ang liit ay barado rin dahil may atherosclerosis din. So, yun po ang iisipin nyo. Kahit maingat ang ating lifestyle, so pag tumatanda ho ang tao, hindi ho talaga maiiwasan na magkaroon ng atherosclerotic plaque sa gilid ng arteries. Kumbaga ho, kung sa tubo ng tubig, eh, yun yung kalawang sa gilid. Isa ho yan. Siyempre ho, sino ba ang nagkakaroon ng mga bara sa puso? Siyempre ho, yung mga mahilig kumain ng taba. Yung talaga hong kumakain ng taba ng baboy, no? Skin ng chicken, chicharon, yung mga ganun po. Ha? Yung balat ng lechon. Sabi ng mga kumakain ng taba, eh masarap daw naman kasi. Wala daw lasa pagka puro laman. Now, ayun nga ho. Kaso, magsesebo ho yun inside the body and hindi ho yan natutunaw. And like sa ating mga Pinoy, ang hilig-hilig po natin ng malamig na tubig. So after natin kumain ng oily, eto, iinom ng malamig na tubig. Eh magsesebo nga ho, di ho ba? Tapos pag agos ho nun, kukulapol yun sa mga gilid ng ating arteries. At pag tumigas na ho yan dyan, hirap na hong bakbakin yan dyan. And of course, aside from coronary artery disease, yung may high blood pressure or hypertension. Siyempre ho, pagka persistent yung high blood, nahihirapan hong mag-pump ang puso. So, kailangan niyang mag-work harder. Kailangan lakasan niya yung pump. Kasi yung pagpapasukan niya ng blood, makipot. So, pag tayo ho, hina-high blood, sumisikip ho yung ating mga ugat. Later on ho, lalaki yung heart muscle natin. Mag-heart enlargement po. And pag nag-heart enlargement na ho ang puso, mas mabigat na ho siya pagka nagpa-pump. So later on ho, masisira ang puso. O wake-up call po ito sa mga pasyente, high blood, tapos to denial. So lately ho kasi, ang dami-dami naming pasyente na denial ho sa BP. Nakikita na ho, kauupo lang para sukatin ang BP apparatus, nagdi-deny pa ho na sa bahay daw ang kanilang BP eh 120 over 80. Eh ang mga edad ho nitong mga pasyenteng to eh nasa mga 60, 70 plus, 80 plus, no? Kung iisipin niyo, alin ho ba ang mas totoo? Yung ang ganyang edad, 60 plus, eh mag-BP ng 150, 90? O mag-BP yan ng 120, 80? Sa mga ganyan hong edad, bibihira na po ang mag-BP pa ng 120, 80. Kasi ho, as we age, talaga hong naiipunan tayo ng plaque formation sa gilid ng arteries. Therefore ho, sumisikip yung ating ugat. Hina-high blood ho tayo. Now, eto ho, pwede hong mauwi sa pagkasira ng puso pagka hindi nyo iniinuman ng pang-high blood. Pakitanggal ho sa isip nyo yung mga naririnig nyo sa ibang istasyon na nagsasabing
huwag uminom ng synthetic at baka masira ang kidney. Baliktad ho, tandaan niyo po, ang mga pang high blood, wala naman hong gaanong side effect yan. Meron nga hong mga may edad na 90 plus, tumanda ho sa pag-inom ng maintenance. So, ibig sabihin ho, kung meron man hong side effect, sabihin na natin sa 100%, 1%. Ganun lamang po, no? Mas malaki ho ang damage na mangyayari sa inyong kidney kapag ka ho, hindi kayo uminom ng pang high blood. Dahilan po sa liliit ng ating nephron sa kidney, gasinulid din lang po yan. Kung sobrang sikip po dahil napakataas ng BP, masisira po yan. Lalo kung tataas ang creatinine ninyo at maaga pa po, madadialysis kayo. So, alin ang gusto ninyo? Yun kung madialysis kayo dahil mataas ang BP ninyo kasi denial kayo sa BP ninyo, o mag-inom na lang ho kayo ng maintenance para ho hindi nyo maranasan yung komplikasyon ng high blood. Komplikasyon ho ng high blood, hindi lang dialysis, nabubulag, sisira ang puso. Ang pakikinggan nyo ho, doktor, wag ho layman. Kasi yung mga layman, of course, maganda ho ang herbal, but depende ho sa sitwasyon. So, kung may iinumin ho kayong mga garlic capsule and others, okay lang naman po yan. Add-on. But yung iasa nyo ho na yan na ang iinumin ninyo araw-araw, it may not be enough. Kasi ho, ang purpose ng pag-inom ng para sa BP is maipasok nyo ho sa normal ang inyong blood pressure para ho hindi ma-harm yung puso ninyo. So, kung hindi nyo ho yan na-attain, complication will still happen. Kaya nga ho kayo nagpapa-check up sa doktor, hindi ho ba? Para magamot kung ano ang may problema sa katawan ninyo. Tapos eto na, nakita mataas ang BP ninyo, ikakatwiran ninyo sa bahay, mababa. Yung pagbibipin nyo sa bahay, hindi ho yan masyadong accurate. Why? Marami hong factor na pwede kayong makakuha ng mababang BP. Yung nakalaylay ho ang kamay, tapos kukuha kayo ng BP. Iba ho ang BP ang makukuha nyo dyan compare sa nakapatong ho sa mesa. Kailangan nakapatong ho sa lamesa ang inyong kamay na i-BP o braso at the level of the heart. So, yun ho ang tama. Mas maganda kung left hand. And tama ho dapat ang luwag at sikip. Kailangan po, kaya nyo pang ipasok ang two fingers po ninyo sa sphygmomanometer. Kaho kung battery operated yung digital app ninyo, minsan ho, pag mahina na ang battery, mali na po ang BP. Kaya mas maganda ho yung naka-plug or nakasaksak. Ha? Cardiomyopathy, pwede rin ho itong mag-lead sa pagkasira ng puso. So, ito ho ay cause usually ng infection, alcohol abuse, mga manginginom, drug abuse, yung mga nagda-drugs, pwede rin hong genetic factors sa lahi. Ang cardiomyopathy, pinapahina niya ho ang heart muscle and it can lead to heart failure. Yung mga sira ho ang valve, such as aortic stenosis, or mitral regurgitation. So, ayan, pwede rin ho yung mag-lead sa pagkasira ng puso, heart failure. Pwede rin hong yung may mga rheumatic heart disease or yan, galing ho sa rheumatic fever. Nasisira ho ang heart valve dahilan sa streptococcal throat infection. Hindi ho ginamot or inadequately treated. So, bumabaho sa puso. At, of course, yung may mga history ho ng heart attack. So, syempre ho, may peklat na, scarring from a previous heart attack. It can weaken the heart muscle. Syempre ho, nare-reduce na yung ability nun to pump blood effectively. At yung may mga congenital heart defect. Although, ito ho, bihira naman ito, no? Meron ho talagang inborn na may heart defects that eventually ho, can lead to heart failure. Infection, certain infections, especially those affecting the heart muscle, tulad ho sa viral infection. And also, do not forget, pneumonia. Kasama ho ang walking pneumonia. Kay walking pneumonia, kay community acquired pneumonia, kay hospital acquired pneumonia, lahat ho yan. Isang lipat lang ho galing sa lungs papuntang puso ng mga mikrobyo. Overnight or 2 days kaya hong sirain ng infection.
ng pneumonia ang puso. Iba pa hong factors tulad ng obesity. Kamatabaho, syempre, hirap na hirap mag-pump ng blood yung puso ninyo. Yung may diabetes, ha? Kasi ho, syempre ho, poor ang circulation. Thick ho ang, or sticky ang blood ng may diabetes. Dahilan sa yung sugar po kasi ando doon, dapat nasa cells. And yung may mga thyroid disorder, yung may mga excessive alcohol consumption, ha? At may mga iba hong medication na iniinom kayo na makakakontribute ho sa development ng heart failure. And ano ba ang nararamdaman ng may heart failure, no? Siyempre ho, nangunguna ho dyan ang hirap huminga. Ang itsura po ng taong may heart failure, para hong sisinghap-singhap, napakababaw, shallow ang breathing pero rapid. So, sabihin ho, mabilis ang heart rate pero ho, very shallow, no? So, kaya ho, at saka ho yan ay merong manas sa paa, no? So, meron ho kaming ganyang pasyente. So, sinasabi ko kung may pneumonia siya, eh, gusto ho mag-oral lang. O, di ayun ho, nasira ang puso. Ngayon ho, may murmur na siya, may manas na sa legs. So, ganun ho, no? Also, yung mga naninigarilyo. So, yung tobacco ho, or cigarette, nadadamage niya ho ang blood vessel. Nawiwikan niya ho yung wall ng ating arteries. And it causes direct harm. Pagka ho naninigarilya kayo, direktang harm ang ibinibigay ninyo sa puso ninyo. Increasing the risk of heart failure. Kasi yung mga chemicals ho galing sa tobacco, yun, sinisira niya ho or pinahihina niya yung walls ng ating ugat or arteries. And syempre ho, sa edad, syempre, the risk of heart failure increases with age. So, especially for people over 65 years old. And yung may mga problema ho sa pagtulog, tulad ng untreated sleep apnea. So, yun ho bang napuputol lang paghinga? May interval ho, pagkatulog. And hindi ho alam ito ng pasyente. Interrupted breathing during sleep. Nakaka-increase ho yan ng risk ng heart failure. And yung may mga history ho ng myocarditis, ibig sabihin ho, inflammation ng heart muscle. Ayan ho, no? So, kasama ho dyan. Balik ho tayo sa symptoms, aside from difficulty of breathing or dyspnea or shortness of breath, lagi ho yung pagod, feeling fatigue and weak. Even during the period of rest, halimbawa ho nakaupo lang naman, when performing a simple task, halimbawa ho nagluluto lang, no? Can be, ayun ho, hingal pa rin sila, pagod pa rin ho sila. Makikita nyo ho ang kanilang breathing, labored breathing. Yun ho bang umaangat ang dibdib sa bawat inhale at exhale. So, hindi ho normal yan. Pagka ho ganyan ang hinga ng tao, umaangat ang dibdib, may problema po yan. Kung hindi sa baga, sa puso. Because normally, tayo ho, nag-i-inhale, exhale tayo, pero dapat ho, hindi umaangat ang chest. Yung iba ho, merong persistent cough or wheezing. No, so minsan ho kasi nagkakaroon ng fluid buildup sa baga at nagkokosuyan ng pag-ubo. Na yan ho eh nagpo-produce ng phlegm at blood tinge, mucus. Nagkakaroon ho yan ng wheezing or whistling sound sa kanilang paghinga. Rapid or irregular heart rate. Mabilis and sometimes palpitation. Yun ho bang ramdam ninyo ang dagundong ng heartbeat ninyo? At irregular ho, minsan ho mali sa tempo ang heartbeat. And yung exercise ho, kung dati yan eh nakakapag-walking ng 1 hour, ngayon ho hindi na kaya, nare-reduce ho yung ability for exercise. Ngayon ho 30 minutes na lang, minsan ho hindi pa maabot. Minsan ho nagkakaroon ng onset of confusion or
difficulty concentrating. Now, sa mga ganito ho, magpunta ho kayo sa clinic kasi meron ho tayong protocol para sa mga baraduang puso, may sakit sa puso, yung atin hong blood cleansing, malaki ho ang magagawa nito para ma-improve ho ang ating heart. And also yung detoxification program, napakalaking bagay ho nito kasi mas magaang ho pagpapump ng ating heart pagka ho malinis ang ating liver, gallbladder, colon, and kidney. So, malaking bagay ho sa paghinga ng tao. Yung gastrointestinal ho natin, like pagbusog kayo, kumain kayo ng fatty foods, konektado yun ho sa paghinga natin kung nagpapalpitate tayo, no? Kung rapid yung heartbeat natin. Kaya ho pag nalinis ang ating liver, gallbladder, which is yan ho ang palaging root cause ng lahat ng high blood, diabetes, sakit sa puso. So, hindi nyo ho makokorek ang heart kung hindi nyo ho madedetoxify ang liver. Kasi ho, yun ang basic. Yun ho ang pinagsimulan ng lahat. So, habang ho tayo ay nakapromo, libre konsulta, nakapromo package ang ating detox, blood cleansing, and vector scan, makita nyo na ho sa vector scan kung barado ho ang inyong puso. Humabol po kayo, magpalista na po kayo. So, Ivy? Pardon po sa management, tanong mo, text po kayo. So, 0922-875-281. Ngayon po, 220 cholesterol ko ulit every year, pati pati liver po moderate. Tagakaloocan, 68. Okay. Ang cholesterol po kasi, yan ho, two-thirds gawa ho ng ating liver. So, ang sagot ho doon, kasi nga may fatty liver kayo. And one-third ho, galing sa ating diet. Kaya hindi ho enough yung, hindi lang kayo kakain ng mga fatty foods. Kailangan ho, pagandahin nyo rin yung liver ninyo, kasi nga ho, two-thirds gawa ng liver. Kailangan ho, yung fatty liver ninyo, ma-reverse ho ninyo into a normal liver. And ang effective hong gagawin dyan, kailangan ho, mag-detox kayo. May detox program ho tayo para malinis ho ang atay, then iinom ho kayo ng sustansya sa atay ng 3 to 4 months. Makikita nyo ho yan ang repeat ultrasound ninyo. Wala na ho kayong fatty liver. Then mapapansin nyo rin ho na ang cholesterol ninyo mas magiging stable. Kasi ho, pag iniinuman nyo yan ng statins, yung mga pangbaba ho ng cholesterol, mababa lang ho while umiinom kayo. Pero pagka in-stop nyo ho, tataas din ho yan uli. So ang permanent solution ho dyan na hindi na siya irata na tataas, bababa, ay ma-reverse nyo ho into a normal liver, yung fatty liver ninyo, para stable ho ang cholesterol. Ang ideal ho sa cholesterol is 180, ha? So 220 kayo, medyo mataas po yun. Yung 200 ho, pasang awa lang ho yun. Ideal talaga ho is 180. Kantang oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ho'y magpapacheck up. So unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho, bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead, Ivy. Mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para humaagapan natin ang likod ninyo kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. So, ngayon pa lamang ho, sumisikat ang walking pneumonia. Ang tagal-tagal na po namin yung sinasabi sa inyo everyday sa tuwing magtatapos po ang programa. Because we already noticed that during pandemic and even after pandemic, ang dami-dami hong may walking pneumonia. Because kami ho, we auscultate the patient, every patient ho. Wala hong dumadaan sa kamay kung hindi ko na-auscultate, no? Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification, and blood cleansing program. Lalo na ho ngayon na tayo ay naka-promo pa rin ho ng free check-up, free urine and sugar testing, free colon cleansing for your referral, and yung atin hong high dose vitamin C na nakapromo, yan ho pagka high dose ay nagkakaroon ho yan ng antibacterial
antibacterial and antiviral effect. So dahil niya pa ho ang antibiotic because it can kill other kinds of germs aside from bacteria. And nagkakaroon din ho yan ng anti-cancer property. And nakatutulong din ho yan sa mga nagkikimo and radiation. Naa-alleviate ho yung paglagas ng buhok, yung panghihina ng pasyente. And ito ho ay ginagamit na ho sa US sa hospital. Ha? Napakalaki ho ng benefit, kaya pwede nyo ho itong i-prepaid na, bayaran na ho ahead, transferable po ito. Pwede nyo hong pangregalo. Humabol na po kayo at magpalista na po kayo. At baka ho lahat kasi ito ay hanggang 2023 lamang, no? Paki-like, paki-share, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Please like us on Facebook, ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy, at sumayon niyong katotohanan. Salamat po.